pagkatapos ng mga pangalan ng authorized representative. Kasi ito yung authorized representative, ito yung gumagawa ng kalokohan, kagaguhan, katarantaduhan, at kabastusan. Okay. So, sinasabi natin dito, isa-isahin natin. Singularity, masculinity. So, singularity, pupunta yan sa plurality, at yung masculinity, gagawin sa femininity. Okay. Kasi, yung singular, minsan, ang kausap mo lang, isang tao. Siyempre, pag isang tao ang kausap mo, gumagamit ka ng pronoun. Ano yung pronoun mo? He, she, it. Eh, minsan, hindi naman tayo English teacher eh. Minsan, hindi naman tayo magagaling sa English. Okay? So, siyempre, yung minsan, nagagamit mo ngayon yung plural. Yung he, nagagawa mong they. Yung she, nagagawa mong them. At yung it, nagagawa mong us. Diba? So, yung pinag-uusapan dyan, yung tawag nito. Yun nga, singular. Pag he, isang tao. Pag they, marami. Minsan ako nga gumagawa eh. He, and they, di mali na. Grammar. So, para maiwasan yun, sinasabi mo na, kung pwede siyang interchange. Pag sinabi namang masculinity at saka femininity, ang pinag-uusapan dyan, gender. Ayan. Eh, may mga, ang ito nangyari sa, nangyari to kay Boyet Bas eh, tsaka sa akin eh. Diba? Kinasuhan, ang pangalan ng tao, Remy. Kinasuhan ng BIR. Yung BIR, nung kinasuhan yung taong si Remy, gumamit siya ng she. Akala nung BIR, yung tao, babae. So, nung nag-appear ngayon dun sa DOJ prosecutor, eh, lalaki pala eh. Dinismiss. Because mali yung gender na ginamit. Eh, ngayon, kung nakikipag-usap ka sa BIR, hindi mo alam kung babae o lalaki yung kausap mo. Diba? Lalo na kung hindi mo pa nakikita. Kaya sinasabi mo, kung nagamit ko yung gender na he, referring also to the gender na she, yun yung ibig sabihin ng first paragraph, first sentence natin. Okay? Kaya kasama yan. Tapos dito, itong sabi natin dito, yung number, ito, out of office. Yun. Yan ho ay nasa 1987 admin code. Ang bigat kasi ng out of office, kung pupuntahan nyo dyan, ang ibig sabihin ng out of office, susunod siya without mental reservation and purpose of evasion. Mga tax... mga evader din itong mga BIR officials na to eh. Ina-evade nila yung pagko-comply sa batas. So, it is our duty, second chance again, na ibalik sila sa batas. Kaya kailangan nating i-inform sila, baka nakakalimutan mo, sir, may out of office ka, nasusunod ka sa batas. At yan ay nakanotaryo. Since nakanotaryo yan, pwede ka namin kasuhan ng perjury. Yan, ganyang kabigat yung statement number 2. Statement number 3, meron tinasabi dito, clerical obligation. Ayan, clerical obligation. Ibig sabihin ng clerical obligation, kaya nga dinelegate sa'yo ng BIR commissioner yung function eh. O, di ba? So, in-establish niya, eto gusto kong mangyari ah. 1, 2, 3, 4, 5, procedural. So, ibig sabihin, clerical yon, kasi hindi ka pwedeng pumunta sa number 2 kung hindi mo gagawin yung number 1. Hindi ka pwedeng pumunta sa number 5 kung hindi mo gagawin yung number 4. Ganun lang yon, clerical. Babasahin mo lang, tapos execute mo. Kung baga sa nagra-rubber stamp, taga-rubber stamp ka lang, tapos lalagay mo yung pangalan mo, tapos lalagay, pagkatapos mo mag-rubber stamp, ilalagay mo yung pangalan mo, ilalagay mo yung date, at saka yung time. Bigay mo sa kanya yung kopya. O, din dami lang. Stamp, lagay pangalan, pirma, date, time, ito na. O, mag-iisip ka ba nun? Kaya, ini-inform natin sila. Clerical ba? Kasi, yung dalawa kasi yung, ano eh, yung function ng revenue officer. Paliwanag ko sa inyo. May tinatawag kasing discretionary. Yan. Yan yung cleric. Discretionary. Discretionary act. Number one yan. Yung, ano ba gagawin ko? A, B, C. So, may choice. Nag-iisip siya ngayon. A ba to? B?
or C? Discretionary. Pero may multiple choices yan. Okay? So, kailangan alamin ninyo kung ano yung multiple choices. Baka ang multi, ang pagpipilian lang A, B, C, D, ang pinili letter E. Madalas mangyari sa akin yan. Sir, ang D lang ang choice eh. Bakit eh letter E? Wala naman letter E dito. Yan. Non-feasance. Ay, misfeasance pala. So, discretionary. Okay? Kumbaga, nag-aaral ka tayo dun, di ba? Choices A, B, C sa answer. In answer, eh, E. Wala naman dun. At yung pangalawa, mga bossing ko, sabi natin, B, yun yung ministerial. Pinaka-paborito ko. Or yung clerical. Ang ibig sabihin ng ministerial or clerical, hindi na nag-iisip. Kung ano yung gagawin, stamp! 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 Yun lang. Ministerial. Maraming BIR official hindi nakakaintindi ng difference between discretionary and ministerial. Ang dami, sir! Ang dami, kahit lawyer ng BIR, ang dami, sir! Naku po! All over the Philippines, hindi, mga lawyers, ha? Hindi ma-differentiate yung discretionary at saka yung ministerial. Naku po! Sa practice at saka sa experience, ang dami niyan, sir. Dami nagtatanong sa akin. Okay. Next is yung... Naubos ko na. Okay. Balik tayo dito. Balik. Okay. Sabi dito, yung last. Ito kagandahan kasi dinelegate ito ni BIR Commissioner. Accordingly, yan. Hindi pala last, second to the last. Sabi ni BIR Commissioner, hindi exempted ang BIR na hindi niya alam ang tax code at ang mga BIR issuances. Pag sinabing BIR issuances, mga delegated authority yan eh, o delegated function, mga ministerial duty, and of course, kasama na din dyan yung discretionary power. Si BIR Commissioner nagsabi, sa lahat sila ay may kaalaman sa tax code. Eh, ikaw wala kang alam. Yayariin ka talaga. Pagkakaperahan ka talaga. Pagkakapeng. Sabi nga nung isang dating deputy commissioner, o magkape na tayo. Hindi ko naintindihan kung ano ibig sabihin. Yung pala magkapera tayo. Kinasama pa ako sa katarantaduhan na po. Pag narinig yung word nord na, magkape tayo. Magkapera. Ibig sabihin nun, magkapera siya, magkapera ka. Kasi yung mga nagdadala ng pera sa BIR, yung mga courier, mga bagman o bagwoman, eh merong 15 maximum at saka minimum na 10% commission yan. So, kung ang lagayan ay 1 million, aba, meron isang minimum na 100,000. Ba? 10%. So, alam nila yon. And the last is, pakibasa mo nga, Ma'am Guia, last sentence. Section 269 of the tax code included their failure and continued refusal to perform a regular task into the term criminal negligence. Yon. Meron tayong tinatawag na criminal negligence. Hindi tayo pwedeng mag-wait forever unless sinasabi ng batas, ito yung due date. Walang due date sa mga action nila. So, meron akong lecture about 180-day expiration ng letter of authority. Pwede niyong puntahan yon. So, yan ho. Ha? Pinresent ko. Libre naman. Libre naman itong mong letter na to. Kontakin niyo nga lang si Guia. O, kontakin niyo ako. Bigyan ko kayo ng kopya. Walang problem dyan. At ito naman hong nasa bandang gilid na to. Na-discuss ko na ho ito eh. May YouTube video na ho ako dito. Paano ginagamit ito? Parang nga ang hashtag ko rito ay ano eh. Hashtag filing letter with BIR. O lalabas na yan. Diniscuss ko yan. Paano ginagamit yan. And of course, mga ka-taxpayer kong mahal, may mga video ho tayo rito na libre naman. Pwede naman yung puntahan. Ayan po yung YouTube. Pwede ho niyang puntahan kung gusto niyong manood ng mga aking video. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.